Paano maging protektado ang ating mga content ay na-upload sa Facebook? Alam mo bang pwede tayong mag-apply ng rights manager kay Meta? Ano ba ang benefits kapag nag-apply ka ng rights manager? Halimbawa na lang may nag-upload sa video mo at ito ay nagkaroon ng revenue, instead na mapupunta ang kita sa nag-re-upload ng video mo, ay sa'yo mapupunta ang kita. Alam mo bang sa dami ng content creator ngayon, yung iba ay nagre-upload na lang ng ibang video. Nakakalungkot lang kapag ganun mangyari sa atin na ang pinaghirapan mong video ay nire-upload ng iba at pinagkakita. At ang masaklap pa nito ay yung nagre-upload ay yun pa yung nagkaroon ng maraming views. At may nangyari na ganyang sitwasyon na nire-upload ang kanyang video at yung nire-upload ay yun pa yung nagkaroon ng million views. Kaya kung gusto mong maprotektahan ng iyong mga content na in-upload sa Facebook, maganda na mag-apply ka ng Meta Rights Manager. Pero kung hindi mo pa alam paano mag-apply, panoorin mo ang video na ito. Una, punta tayo ng Google Chrome. Ayan, kung nasa Google Chrome na tayo, dito sa search bar, type lang natin dito ang Meta Rights Manager. Then, ang pipiliin mo itong pinakauna. Then, scroll up lang natin. Ayan. Kung mapapansin niyo, meron ditong rights holders can apply here. Learn more about step of the application process below. So, create a Facebook page or update an existing page. Step 2, request access to rights manager. Then, step 3, application to rights manager are process. Step 4, application decision. Then, para makapag-apply, pinutin din itong here. Ayan, so makikita mo dito lahat ng page or personal account mo. Ayan, then pipili lang tayo ng page na i-apply natin. So, halimbawa itong page ko na pangatlo. Ayan, zoom in ko lang. Then dito sa baba, what is the primary of the content you would like to protect? Rights managers protect certain types of content that you own and control the exclusive rights to. Pwedeng video, image, audio. So, pipili ka kung anong gusto mo. So, ang pipiliin ko dito ay yung video. Then, dito sa baba, what type of rights holder are you? Merong individual creator, media company, content aggregator, legal representative or content owner, then other. So, ang pipiliin natin dito ay individual creator. Enter the name of the person or company brand. So, dito mo i-enter yung pangalan mo. So, diba sa akin, Brian. Ayan. Then, dito sa how often do you publish content? Ayan, then pindutin lang to. So, ilagay ko dito sa akin ay since araw-araw ako nag-upload ng video, ilagay ko dito ay daily. So, have you issued a copyright report on Facebook before? So, since hindi pa ako na-issue ng copyright, pinutin ko lang yung no. Pero kung sa inyo na-issue na kayo ng copyright, pinutin nyo itong yes or isilik nyo yung yes. Then, dito sa what are the examples of videos you would like to protect? Provide some links of videos with your original content so that we can verify your own ownership. Ayan, so ipipaste mo dito yung link ng video na gusto mong protektahan. Para makuha yung link ng video na gusto mong protektahan, punta lang tayo sa page natin or sa personal account. Ayan, so halimbawa itong video na to. Ang gagawin mo lang para makuha yung link ay pindutin itong share. Then, pindutin itong copy link. Then, pagkatapos, balik tayo dun sa Google Chrome. Then, ilagay mo dito sa box. And, pinutin lang tong box. Then, long press. Then, paste. So, pwede ka pa mag-add ng ibang link mo ng video. So, di ko lang alam kung ilan or may limit ba siya maglagay. So, subukan natin maglagay uli. Punta lang ako sa aking Facebook page.
So, limbawa itong, ayan, so, limbawa itong Reels ko na to. Ang gawin ko lang ay pinutin tong share. Then, copy link. Then, balik sa Google Chrome. Then, pinutin itong add link. And then, long press lang natin yung box. Then, paste. Ayan. So, then pagkatapos, ito sa baba ay, where else does you have online presence? So, nakalagay dito ay optional. Pwede sa YouTube, sa other then website. Then, dito, sa what else should we know? Optional lang din siya. Tell us more about where you want to write, mother. Alam na natin, contact email. This email will be used to verify the application information. So, ang ilagay mong email address dito ay kailangan active kasi doon magsisend si Facebook ng confirmation. And then, pagkatapos mailagay yung email address pala dito ay pindutin nyo ang send verification code. Pagkatapos nung ma-enter ay pindutin lang itong request access. So, pipilapan ko muna to. Mamaya, pagkatapos pipilapan, pagkita ko sa inyo pagkatapos. So, ito na yun. Pagkatapos pindutin yung request access, ang nakalagay dito ay thank you for requesting access to rights manager. We'll receive your request and we'll email you shortly with a response. So, antayin lang natin yung email ni Facebook. Pagkatapos ng katali, paano protektahan ang mga content natin at iwas re-upload. Kung nagustuhan mga video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.